Alright, let's start. Dapat ba akong kabahan? Hindi naman. Parang hindi. Okay, okay, safe ka naman. You're okay. In good hands. Wow, taray. Eto na. Tingnan natin. Ang una. Ah, tagal na nga niyan. Mga... Kinabahan ka ba sa unang picture? I think mga 11 years old ako dyan. Yan yung bumalik ako. Kasi nag-start ako, Joey and San, with Joey De Leon. I was mga 6. Tapos, anyway, nung natapos na yung show, back to school ako. Parang nabubore na ako. Bore ako sa jokes ng mga kaklase ko. Namin, siyempre, parang masyadong normal. Tapos, yun, na-miss ko talaga yung showbiz. So, pagdating ka ng 11, bumalik ako sa showbiz ng, yun, That's Entertainment. Ito na, yung pagbabalik yun ng showbiz. Tapos, imagine mo yung humor ni Tito Joey. Tapos yung, as a kid, aliw na aliw ka. Oo, tawang-tawa ako. Tapos sa isip ko, akala nila hindi ko naiintindihan. Yung ganun. yung mga adult jokes. Pero pagdating sa school, pag binitawan ko yung mga jokes, parang ang cool ko. Feeling ko sa mga kaibigan ko, ako yung may adult wow, jokes. Wow, saan kaya galing niya? Kumbaga parang ikaw ang bida ng Pasko sa eskwelan kasi nga ang dami mong sa baon. Oo, ang daming baon sa kwentuhan. So, kailan ka na-discover sa pagiging artista at paano mo napasok ang industriya ng show business? Yung tita ko, musical director siya dati sa Broadcast City. Nandun yung lahat ng networks nun. Tapos, yan, sumama lang ako, sinundo siya. Tapos nakita ako ng director, si Direk Leo Real. Sabi niya, hey, that's the boy we're looking for. Can he play the Santo Niño? Tapos sabi niya, sige, talk to his parents, blah, 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 ganyan. Tapos, yun ang first role ko. Santo Niño. It's a one-night thing, performance na ano. Ang gagawin ko lang, lalabas ako, lalakad, naka-wig, tapos may hawak akong globe, tsaka may hawak akong ganyan, naka-ganyan ako. Tapos lalakad. Tapos pagdating sa dulo, titingin ako ganyan, tapos titingin ako ganyan. Tapos mag-blackout na yun. Tapos may kukuha sa akin, wala na. Uwi na. Mag-ayos na, ng normal ganap. So, yun ang first role ko. So, hanggang ngayon, kaya lagi ko nakwento, ngayon, pag late ako umuwi, tapos galit sa akin yung asawa ko, bakit late ka umuwi? Saan ka galing? Automatic sa akin yung ganong post. Nagiging ninyo bigla. Nagbabait-baitan bigla ako. Nagiging ninyo bigla. In all fairness naman talaga, nagagamit pa rin ang pagiging Santo Niño. Oo. Yun ang default role ko. Wala nang salita-salita, no? Kuya, talagang ganun na lang kaagad. Alam na niya, ah, mabait. Okay. Sabihin ko, itong mukhang to, gagawa ng kalokohan. Siyempre naman, isang ganun lang ni Ian Veneracion, parang lahat naman talaga, matutunaw, diba? In fair, ito pa kanina tinitigan ko pa ulit-ulit. Sabi ko, hindi pwedeng hindi nga naman talaga maging artista pag ganyan kagawa. Hindi pwedeng itago. Hindi pwedeng ikulong sa bahay, no? Wow. Kung magulang ako, tas ganyan, anak, mag-audition ka. Lahat pupuntahan talaga. Pero kasi sa family ko, wala naman showbiz eh. Ikaw ang una. Ever since wala at saka kahit yun, yung mga kids ko, wala naman sa kanilang mahilig sa showbiz. Both parents ko, UP Fine Arts, tapos dad ko, he's a painter by profession up to now. Yun, wala sa amin showbiz. Even ikaw lang talaga. Hello, mga ka-Jeepney! Subscribe na to Jeepney TV's YouTube channel para sa more showbiz chika ng mga paborito niyong artista.